day po mga ka-ilog. So ngayon po magde-demo po tayo ng latest na product ng Coinbox Computer Center. Ang e-loading with bills payment and may GCash cash-in services na po. May mga cash-in services na po. No? Ito po ang tablet niya. Ayan, may e-loading na po siya. And then, meron rin po siyang bills payment. Marami po yan at pwedeng i-search dito kung anong biller's partner. And then, meron din po siyang cash-in services. Ayan. Ayan, nandiyan po ang GCash, Paymaya, and coins.ph. Pero depende po yun kung i-activate lahat. Pwede po kasi i-activate ay GCash lamang. Or kung gusto, i-activate din ang Paymaya. May corresponding amount po ng activation sa bawat bawat cash-in services na yan. So, pindot mo ngayon back sa taas. At syempre, dito rin po sa tab menu, yung inquire credits. If in case lang po na may excess dun sa payment, pwede pong i-press ang inquired credits para makita po yung ano, yung balance. So, kapag po nag-avail ng machine na ito, meron pong libreng tarpaulin. Ito po yung tarpaulin niya. Ang maganda po dito, nakalagay po dito yung mga reminders, mga paalala para po sigurado, no? Nandyan po kung dapat ay maghulog ng saktong bayad. So, ayan. Nandyan po yung mga reminders. Yung mga paalaala na dapat iwasan o dapat gawin ng ating mga customer ng ating machine. So, ito na po yan. Malaki na po yung kanyang screen. Ayan po. Bali, dati 7 inches lang. Ngayon po ay 10.1 inches na po itong tablet nito, yung touchscreen. So, magsisimula po tayo. Magpa-process po tayo ng GCash. Ano, and then, ang GCash po natin is, ano nga yung amount? Nalimutan ko na, 2,900 din. 2,900 pesos. Mag-GCash po tayo amounting 2,900 pesos. To. Ito po yung cellphone na kung saan yan po yung may dyan po darating yung GCash na ating ipaprocess. At nakahanda na po yung ating mga panghulog dito sa ating machine para ma-process po ang ating GCash. So, simulan na po natin. Pakipress ang cash-in services. Cash-in services. Ayan. And then, pakipindot ang GCash. Ayan. So, checking. Ayan. Then, pakipasok mo itong number na to. Ito po yung ipapasok natin. Diyan po natin ipapadala yung 2,900 pesos. So, pakipress mo yung 0932-570-4488. Make sure po na tama po yung GCash number na input po natin, ha? Para hindi po tayo magka-problema. Okay, and then press enter. Ayan. So, amount ang ipapadala po natin is 2,900. 29. Ayan, and then enter. Ayan, kita po natin, no? Please insert bills or coins. Ang amount po na i-insert natin is 2,927. Kasi syempre, meron po siyang top up o meron siyang kita yung may-ari po ng machine. At meron din po yung system fee. Ano? So, start po tayo. Maghulog ka ng 1,000 peso bill, yung bago. Ayan. Dito po ang ating bill acceptor. Sige, pasok mo na. Okay, yan, pinasok na po siya at nag-read na po agad ang 1,000 pesos. So, another 1,000. Hawakan mo na lahat ng pera para mabilis. Unahan mo na yung 1,000 ulit. So, another 1,000 po na mas luma. Kanina po yung bagong 1,000. So, ngayon, in-insert po yung mas lumang 1,000. Okay, 2,000. And then, another 500 naman. 500. Okay. Ayan, mas mabilis na pong bumasa compare sa dati. Dati po, yung lumang machine natin is 15 seconds bago po ma-read ang 1,000. Ngayon po, 2 seconds lang makaka-count na po agad yung 1,000 peso bill. No? So, 2,500 na po. Next, insert natin ang 200 pesos. Kahit balik ka rin siya, balik ka rin mo. Ayan. Kahit anong orientation naman po, pwede. Ayan. Okay. Ayan. Insert na po ang 2,700. Then, 100 pesos. Try natin. Okay. Ayan, ganyan kabilis na pong bumasa ang ating bill acceptor. Sige, another 50 pesos. Magkano na yan? Ayan, 2,950 na po. Ah, sorry. 2,850 na po ang pumasok. So, konti na lang yung kulang. Ayan, sige. Pasok na. Ayan. Ayan, okay. Ngayon naman yung mga coins po ang ititest natin.
So 57 pesos na lang ang kulang natin. Sakto pala to. 57 pesos. So sakto po yung barya natin. Ang maganda po yung lahat ng barya na yan ay matitest po natin. Ano? Isang 20, isang 10 na luma, 10 na bago, 5 na luma, 5 na bago, yung dalawang klase, yung may kanto, and then lumang piso, and luma at bagong piso. So try mo na. 20 pesos muna. 20 pesos. Try natin. Ayan. Okay. 20 pesos sa 1,000 eh. O sige, okay, 10 pesos naman. Sunod-sunod mo na siyang ipasok. Sige, 10 pesos. Pakita mo ha. Okay, next ay, ayan, 5 pesos na may kanto. 10 pesos pa. Ah, 10 pesos din? Na bago. Ah, kanina yung luma. Okay, mm-hmm. Sige. Okay. 5 pesos na luma. Luma, okay. Another? 5 pesos na bago. May kanto. Sige, go. Okay. And then, another 5 pesos na bago, yung bilog. Okay. And then, ano yan? Lumang piso. So, this time, kulang na lang natin ay 2 pesos. So, ipasok muna ang piso. Na bago yan? Luma. Sige, okay. Go. Isa pa. Bagong piso. Okay, magpa-process na po yan. Processing transaction. Ayan, nakita po natin. Dumating na po sa cellphone. Ayan po, ano? Ayan. Ayan, makikita rin po natin sa screen, transaction successful. Ayan, okay, dumating na po ang GCash. Sige pa, open mo yung GCash. Parang iyong cellphone, alam mo ah. So, lagi po natin tatandaan, atin pong picturean ang transaction record, yung transaction successful. No? Kapag successful na po ang transaction, ito naman po yung nakalagay dito. Ayan. Huwag kalimutan picturean ang QR code na may reference. So patingin, patingin sa GCash kung dumating na. Ayan na po, dumating na po. Sa transaction history, tingnan natin. Ayan, ayan po, sakto ha. Dumating na po ang 2,900 pesos, July 4, 2024. Okay, so yun lamang po at ganun lang po kadaling gamitin ang ating e-loading machine na may GCash. So, yun lang po at maraming salamat po mga ka-e-load. Magandang araw po ulit sa inyong lahat.